So hello guys, welcome to my YouTube channel. So today's video is mag-unboxing tayo ng aking bagong Mosa Mini S Gimbal. So i-unboxing ko to at i-review ko na rin. So before anything else is magpapasalamat muna ako sa nag-sponsor sa akin ito. So maraming salamat sa iyo at binigyan mo ako nito. Sponsor lang sa akin to guys kung tutusin. So let's go guys, start na tayo. So before tayo mag-start is we need to download the Mosa Mini S Gimbal. So ayan guys, so kailangan nyong i-download yung Mosa Mini S Genio. So ayan guys, let's go, start na tayo. So ayan guys, ito yung aking bagong Mosa Mini S Gimbal. So i-unboxing na natin siya. So buksan natin kung mga nilalaman itong gimbal na to. So first is, ay makikita natin is manual. So ito yung manual niya guys. And then also, ito na yung tinatawag na gimbal. So yun yung titesting natin mamaya guys. I-review natin siya. And then also, there have pouch. So, ito yung pouch niya. May pangalan din siya. May pangalan din siyang Mosa Mini S. So, yan guys. Mayroon din siyang pangalan. And then also, the wire. So, itong wire na to, pwede itong direct dito sa cellphone at sa gimbal. So, no need na natin i-connect sa Bluetooth kung gugustuhin yung itong diretso na wire na to. So, ito namang isa is para sa charger. So, this one is para sa charger. And then, this is... ito naman is para sa tripod niya. Para na itatayo natin siya. So, ayan guys. Okay na siya. So, no more. So, ito na siya. So, i-assemble na natin. So first, we need to add the gimbal. So ito na yung gimbal. So may pindutan siya dito guys para... so ito yung pindutan niya guys. Ito. Para ma-fold nyo siya pataas. Ayan. So ayan guys. So ayan, okay na siya. So ilagay natin siya sa tripod para siya tumayo. Ayan guys, okay na siya. So, kailangan na lang natin dito is yung cellphone. So, ayan, nakatayo na siya. And then, this is the my cellphone. So, ilagay na natin siya para maka-connect na siya. Then, open it. So ito na yung ating bagong setup ng Mosa Mini. So let's go guys, labas na tayo, testing na natin. So ayan guys, hello guys, nandito tayo sa labas. So guys, testing ko ngayon dito yung tatakbo ko ng may hawak na gimbal at tatakbo ko ng walang gimbal. Tingnan natin kung anong diferensya. So itong hawak, itong video na to is may hawak akong gimbal ngayon. So let's go guys, try natin. So ayan guys, makikita nyo dito ang pagkakaiba ng may gimbal at walang gimbal. Laki ng difference niya guys, makikita nyo siya. So ayan guys, nakita nyo kung anong pagkakaiba ng may hawak na gimbal at walang gimbal. Pag nananakbo pa yun guys, paano pa kaya kung naglalakad ka? Super smooth na nun. So papakita ko naman ngayon sa inyo guys, itong tracking device niya. Ito yung pinaka nagustuhan ko talaga dito sa gimbal na to. Yung tracking device niya. Susundan ka niya kahit saka pumunta. So ito guys, papakita ko sa inyo. So ano guys, ito yung sinasabi ko sa inyo na tracking device. So kahit saka pumunta, susundan ka ng gimbal. So ito yung nagustuhan ko sa gimbal na to. So ayun guys, nakita nyo na kung ano yung sinasabi kong tracking device. So napaganda niya guys. So ngayon, pasukin naman natin itong niloloob itong gimbal na to at papakita ko pa sa inyo ang mga ibang tricks pa nito. So let's go guys. Ito naman tayo sa loob ng aking CP. So i-review natin kung ano yung mga nakalagay dito sa apps ng Mosa Mini S. So itong makikita nyo sa kalbandang kaliwa. So ayan yung magiging zoom niya. Pwede siyang i-zoom, pwede siyang hindi i-zoom, calibration and other information.
nakalagay dyan yung device mo sa mini. So, and then, itong pangalawa naman sa baba niya is, wala lang, tatanggalin mo lang yung mga application na nasa taas. Pag kinilik mo siya, mawawala siya lahat. So, itong tatlong tuldok naman sa baba na to, so, nandyan din yung ibang setting ng camera. Yung autofocus, anti-shake, spirit, level, volume key. So, i-on nyo lang siya kung anong gusto nyo. Mirror, location, information. So, yeah, i-on nyo lang yan kung anong gusto nyo. So, ngayon, dito naman tayo sa bandang kanan. Ah, ito pa pala. Yung ISO. Ayan, guys. Pwede siyang taasan. Pwede siyang bababa. Babaan. So, and then, dito naman tayo sa tatlong bilogs na kalapit nung letter M. Pag kinilik nyo yan, so pwede kayo magpalit ng kulay dyan. Pwede siyang liunawan, labuan. So ayan, nasa sa inyo yan guys. Kung ano yan, may mga, ayan, meron mong nakasalagay yan dyan. Faithful, lens, tree, retro, then. So sa normal lang tayo. Kasi mas okay sa akin yung normal. So ayan yung normal niya. So ngayon, dito naman tayo sa gilid ng kanan. So, makikita nyo itong nasa baba is photo. So, ayan. Pag pinituran nyo yan, photo lang siya. Sunod is this, itong video. So, ikiklik nyo lang yung red, magbibideo na siyang kusa. At itong pinaka nagustuhan ko dyan, guys. Itong yung nasa taas ng pula na to. Itong tracking device niya. So, ito yan, guys. Tracking device. Ito yung nagustuhan ko dito. So, pag itinracking nyo lang siyang ganyan, kahit igalaw niyo yung cellphone niyo o yung object, kahit saan sa pumunta, susundan siya ng gimbal. So ito yung pinaka nagustuhan ko talaga dito sa Mosa Mini S na to. So ayan yung tracking device niya. So ito naman, at ito din maganda rin tong delay technology. So ganun din siya, ilalak niyo siya tapos i-start niyo lang kung saan magre-record. So itong time lapse, ganun din siya guys para sa tracking device. Pag time lapse niya, so yung naka-focus lang, yun lang yung ipipicturean niya ng matagal kahit marami dumadaan. Naka-focus lang siya dun sa object. So may slow motion din dito. Ayan. Ayan guys, meron din siyang slow mo. Pag pinilay mo yan is mag-i-slow mo yung video niya. So ito naman yung nasa baba is yung time ng frame. So 16.9 lagi yung ginagamit natin dahil sa YouTube, yun lang requirements ni YouTube. So, etong nasa baba naman is tong Pro. Ayan. Pag pinuro nyo siya, mawawala yung mga kulay na nilagay nyo. Pero pag naka-auto siya, magkakaroon na siya ng kulay. So, eto namang nasa kanan is yung gallery niya. Diyan nagsisave lahat yung mga picture or mga video na ginawa ninyo. So, yun lang guys. That's all. So, hanggang dito na lang guys. So ayun guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa nakabot sa video na to. Sana nagustuhan nyo yung video na to. At sa gustong bumili nito is mura lang naman to. So magagamit nyo to sa mga picture or vlogging or kung ano man. Pero maganda siya guys. Parang professional na yung dating ako dito. Diba? Hindi siya nagalaw, pwede siyang pan-live. So maraming salamat guys hanggang sa susunod na aking video. Sign out!